Good morning, good afternoon, and good evening po sa lahat ng aking mga kababayan, and welcome back sa aking YouTube channel. Maligayang Pasko po sa ating lahat mga kababayan, and for today's video, dumayo po tayo dito sa Aringay La Union mga kababayan, and pupuntahan po natin yung mga nasunugan BBM caravan po mga kababayan. Hindi naman po directly na dahil kay BBM kaya po sila nasunugan. Parang nagkataon lang po na siguro may naiwan sila sa loob ng bahay or naiwan po sa loob ng stall nila nung dumaan yung BBM caravan dito po sa La Union. Kaya hindi siguro nila naalala mga kababayan na may niluluto sila sa kanilang stall. So pumunta po tayo dito sa may Aringay Market, dahil dito po yung location, dito po yung stall kung saan po sila nasunugan. So samahan nyo ako ngayong hapon mga kababayan para po bisitahin natin sila and kumustahin po natin kung ano po yung lagay nila mga kababayan, mga nasunugan. So mga kababayan, kasama po natin si Mang Jesus ngayon. Ayan, so Mang Jesus, magandang hapon. And sige sir, magkwento ka kung paano po nangyari yung sunog. Ayan. Nung nangyari doon, kasano ko yung nanonood kami nung BBM, nung caravan. Eh kaso, nung sarahaba naman ng caravan na yon, sabi ko kung kasali si BBM, siguro sa huli yun, sabi ko. Siyempre may pwesto naman kaming binabantayan, bumalik ako sa pwesto ko. Habang nagaantay po. Ngayon, nung biglang nagkasunog na, sunog-sunog sabi nila, yun na. Pero malapit, nadamay po kami, hindi yung mismong pwesto namin ang pinanggalingan. Okay. Yung mga anak ko dun sa may gasulan, ganun. Mm-hmm. Sila nga yung talagang risk dun, dahil malapit po sa gasolinahan. Mm-hmm. So saan po nangyari yung unang sunog, sir? Saan nagmula? Sa may posting na dun, ma'am, yung posting na dyan, yung may pwesto dyan ng milk tea. Doon lang simula. So, ang busy na po ng Aringay nun, sir, kasi may BBM caravan at the same time, may sunog, sir. Doon, nalintala nga daw yung mga rescue dala nung nagkaganon. Mm-hmm. So, may pumunta naman po agad na bombero, sir? Meron, ma'am, doon sa panang Aringay, pero hindi kinaya. May punta ng Tubaw, Kaba, then Bawang, saka Nagilian. Yung mga yun. Mga ilang oras po yung sunog, sir? More or less 1 hour yung talagang fully ma'am. So parang ang bilis po sir ng sunog, kasi ang dami po mga kabayan, no, ang lawak po ng napuntahan ng sunog. Ayan. Dumaan kasi sa likod, ma'am, hindi namin in-expect ganung kalakas, kasi yung pala tuloy-tuloy na sa likod dumaan yung sunog. Kaya biglang pumunta na sa harap. So in short po sir, yung nirerentahan nyo po, dahil mga kabayan hindi po nila sariling bahay itong pwesto na itong nasunugan, pero considered dito, dito po natutulog dito na nga po bumuboto. Rented lang po, pero rented. Dito na lahat, dito na po sila bumuboto. And so sir Jesus, may nakarating po bang tulong sa inyo, sir? Opo. Maraming salamat. Sa akin po, sa personally, wala. Pero yung anak ko po, pero pasalamat din po ako sa tulong ni BBM, yung naibigay na yon, mga groceries, nakatulong din. Kumbaga, nag-hati na lang po kami doon. Oo, nag-hati-hati na lang, sir. Isang bahay, pero magkaiba kami ng bangan yan. Mm-hmm. So, sir, talagang diehard fans po kayo ni BBM, sir. Ayun, pati ni father, kasi runner nila si father ko, yung father niya noon. Runner. Ano tawag nila yun? Parang, basta may term sila daw noon. Ako yung runner ng bata pa ako noon. Ako yung runner ng runner mga Marcos. Ng mga Marcos. So, asan si papa mo, sir? Wala sa ano po. Ay, sayang. Dapat na-interview rin natin si tatay. 87 na po ngayon. Sir? 87 na po ngayon. Ah, oo. Andyan pa, sir? Oo, nasa bahay po. Ako yung runner kung may mga sulat-sulat daw. Mga boy. Siguro, ganun. Sir. Mga messenger. Messenger. Kasi taga-abra po yung father ko. Mm-mm. Kaya from North din siya. Ayan. So, paano yan, sir? New Year pa naman. Kaya dito muna kayo, sir. Ayan, mga kabayan. Diyan po sila natutulog muna. Sabado yung sunog po, madam. Iaawan ng mga kaibigan.
inipatayo namin yung tulong-tulong. Mm-hmm, tulong-tulong agad-agad. Ganyan muna po. Ayan, sir. So, next time na lang talaga mag-ingat tayo na, sir. Oh, sir, just in case po may makapanood and medyo may magandang puso, ano pong gusto nyong sabihin sa mga kababayan po natin? Yung ayan, masasabi ko lang kung meron pang konting tulong dahil kasi ang electronics nga, yung mga gamit namin dito, yung mga pyesa, yun pong kwan po, ang humingi ko ng kunting tulong, dala nung una nga, hindi ako nasali sa parang ayuda, sa personally ah, pero yung sa anak ko, yung pong nabigyan, yung pong dahil lang kasi na isang pamilya, pero magkaiba naman yung may anak naman na yan, may pamilya na po. Lang ang atin kasi yung mga guys. Oo, para po makapag... Scrap na po yung magsisimula po ulit ako sa mga scrap, ganun po. Ayan, sir. And, salamat po sa pag, ano, pag... Bisita. Ano, bisita po sa inyo na sa infamin para may sabi rin yung mga saloobin po namin. Na panood ko po kasi yung vlog po ni Sir BBM po. Kaya sabi ko Tagalaon yun nga, Tagalaon yun lang din po ako. Sabi ko why not napuntahan sila pag nagbakasyon. Kaya talaga pong pumunta po talaga ako dito sa Aringay para po ma-interview kayo. So ilan po kayong nasunugan pala, sir? Ilang family? Hindi po family yan, pwesto-pwesto po. Kami lang po family dito. Okay. Dalawang family, pero pwesto-pwesto na po yan. Mm-mm. Ilan pwesto, sir, sa tingin mo? 1, 2, 3, 4 kumbaga yung 3 ganun do 5, 6, 7, 8, 11 na parang 11 kumbaga na pwesto po no yung na ito may gasol po yung kasi yung isang bahay doon ika 12 yung bahay hindi pwesto grabe no bahay po nila yung isa kasi ma'am. Ala, pero sir, once and for all, hindi naman po kasalanan ni BBM. Oo, siyempre, yun nga po, hindi naman namin sinisisi kasi malayo, no? Hindi naman namin sinasabing kasalanan. Wala na, di ba, na wala na mong narinig na kasalanan ni Sir BBM. Oo, kaya... Nataon lang na... no, nataon lang na BBM Caravan. Kasi sasabi sana kami nung misis, di ba, yung deliver na rin, walang magtatanggap, sabi namin. Eh, manood na lang tayo, sabi ko. Oo, ayan. So, ang bait din po pala talaga ni Sir BBM dahil nung naal na... dahil nung tumawag si Sir Mario, Sir Mario, dito, sabi niya, tumawag yung happy nyo, ganito, ganito. Nabigyan po kayo ng pulo. Ayan. Kaya, laging pasalam, bilis din ni Sir BBM na kuan, bigay ng tulong. Salamat po, Sir BBM. Ayan, sir, message nyo po kay Sir BBM. Sa inyo po, pasalamat po unang-una po sa lahat yung tulong nyo na nakarating sa amin pag ganun man laking pasalamat po namin sa kabila ng nangyari hindi po namin ulit-ulitin po namin hindi po namin matutumbasan yung tulong nyo magpaganon man nangyari yun dito, solid BBM po kami. Yeah, thank you po, Sir Jesus. Ayan, siya po yung isang stall na nasunugan dito sa Aringay. Itatry po nating mag-interview pa ng mga kasama po niyang stall na nasunugan dito, mga kabayan, para po makita natin or makuan din natin yung mga reaction po nila. Ayan, maraming salamat, thank Sir Jesus. Po. And sana po pagpalain kayo. And sana po may mga makapanood ng video na to para po matulungan po kayo. Paano po, sir, if ever na may tutulong, paano, sir, ang pagpapadala? True, sa anak ko na lang po kung meron man yung sa Gcash. Oh, G! Si Boy! Gcash. Ipa-flash na lang po natin sa screen. Oo, sir. Hindi, wala naman kung kaya tinatanong nung kung may Gcash ako. Wala po, sabi ko. Kung meron man, sa Palawan na lang. O kaya, Palawan. Tinanong na po yung kon sa akin, information ko, nung paano mo yung text nga nila. Para makita na kasi ang alam ko nila sabi ko nga akala nila bahay namin hindi po ka namin rent kaya tinatanong po yung may Gcash kami may bank account wala po kasi siyempre nakita niyo yung kalagayan namin madam opo diyan sir baka may just in case lang sir and sige sir kukontakin ko din po kayo kukunin ko po yung information nyo para kunwari may magtatanong sa akin kahit papano
kung may maiabot naman po na tulong sa akin, sir, na para sa inyo. Thank you. Salamat po, madam. Hindi ako magpa-promise, sir. Hindi ka naman nalang kumutan ko. Tulong nga eh. Opo. Hindi ako magpa-promise, kaya, pero sige, sir. Kaya nagsimula sir. Kasi nag-scrap din po ako. Mm-mm. Kasi yung pinapakinabahan yung ginagawa po namin. Kasi yun ako pwedeng pilitin ka agad na puro bago yung... Opo. As in, little by little. Ayan. So, sige, sir. Maraming salamat, madam. Ayan, sir. Kunin ko yung information nyo, sir. Ayan. Madam Jean, salamat po sa tulong na bingay mo. Maliit lang, sir. Hindi matutumbasan ang halaga ito, ma'am. Malaking salamat po. Pasensya na, sir. Sana madagdagan ko next time. Ayan. Thank you, sir. Balang araw, makakabawi rin. No problem, wala yan, sir. Sana kayo din. Ayan. Thank you po. Pagpalain po kayo, sir. Apo.